Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. This is your service, Richard Reyes, Kalutong Mahira. Kaibigan, nandito na naman tayo ang inyong lingkod, Richard Reyes, Lutong Mahirap. Today, magluluto po tayo ng dalawang pusit. Meron akong dalawang pirasong medyo malaking pusit at ito ay lulutuin ko sa pamamagitan ng air fryer. Ang pusit ko po ay nilagyan ko lang ng kamatis, sibuyas at konting sili. And then, tinimpla natin ang toyo, kalamansi, at konting magic sarap. Saka ko isiniksik sa loob ng ating puset. Tara, samahan nyo ako at ipakikita ko sa inyo kung ano ang resulta ng ating puset sa pamamagitan ng air fryer. Tara! Okay, ito na ang ating puset. Ayan. So, nilagyan ko ng kamatis, sibuyas sa loob, no? At ito yung ating ulo. So, sa labas, binaburan ko lang ng konting chili powder at konting magic sarap. So, tara! Ito na yung ating air fryer. Iluluto natin siya. Kaya, pakitik na. Kung ilang minuto. So, ilalagay na natin dito sa ating air fryer ang ating puset. So siguro isa lang muna, no, para makita natin yung magandang resulta. 10-15 minutes, 200 Celsius. Kaya ba ang dalawa? Mukhang masikip, no, para sa dalawa. Tingnan natin. Kasi baka mamaya hindi maluto ng maganda kung dadalawin natin. So isa lang ang ilalagay ko. Yan. Ilan? 250 minutes. So, ayusin natin yung ating mga galamay, no? Yung galamay ng ulo. Yan. At itong ating katawan ng pusit. Tara! So, iseset natin ang ating heater sa 200. Right? 200, 10 to 15. So, ilalagay natin siya sa 10 minutes lang para makita natin kung ano ang resulta niya. Okay. So, hintayin natin. Okay. Eto na. Tapos na yung ating first set, no? Tingnan natin kung ano naging resulta. So, ayan ang naging resulta. So, babalik ka rin natin para maluto naman yung kabila. Yan. Okay, ayusin natin ulit yung mga galamay. So, ang nilagay natin kanina ay 10 minutes lang. No? Pero, ang required sa manual niya is 10 to 15 minutes. So, tada! Another 10 minutes. Tingnan natin ulit. Ayan. So, sinet natin sa 10 minutes. Tingnan natin pagkatapos nito. Ayan, sinet natin ng another 5 minutes. So, balik tayo mayama. Ayan. Ito na ang ating pangalawa, no, na set. So, yung kabila, yung ilalim, binaliktad natin yung puset. So, malapit nang matapos. Hintayin na natin. So, 10 minutes lang yung una at 10 minutes lang din yung sa ilalim. So, titingnan natin kung ano ang resulta dito sa ating puset. So, ayan, hintayin na natin matapos.
Okay. So, eto na. Bubuksan na natin. Alright. Ayan. Ito na yung ating puset. Maganda naman ang kanyang luto. So, pwede pa natin gawing tag pa 5 minutes. Kasi ang ginawa natin, ang sabi kasi sa manual is 10 to 15 minutes. So, tama siya. So, another 5 minutes kabilaan. No? So, balik tayo ko ulit. Doon muna tayo sa likod, no? Kasi kakaluto lang ng kabila. Ayan, malapit na matapos ang ating third set na 5 minutes. Kasi ang base sa ating manual is 10 to 15 minutes. So, medyo in additional ko pa ng another 10 minutes para mabuo natin yung 30 minutes. Binaligtad ko nga lang, no, bawat side is 5 minutes, 5 minutes lang. So, ito na yung isang 5 minutes natin para for final ng ating puset. So, ayan, malapit na matapos. So, titingnan natin kung ano yung result and then babalik tarin natin ulit. Ayan na, tapos na. So, yun. Okay na, no? Lutong-luto na siya. Ayan. So, another 5 minutes para doon sa ilalim. Ayan, ang sarap na. So, tama lang yung sabi ng manual, no? 15 minutes. So, total of 30 minutes. Baliktaran. Ayan. So, ito na yung final natin para sa isang side ulit. After nito, ay okay na. Okay, ito na. Ito na yung ating final, no? So, kukuhan tayo ng kalagyan. At atin ang hahanguin ang ating set. So, tapos na. Alright. Wow! So, ayan, no? Ayan ang ating resulta sa pusit. No? So, medyo toasted siya ng konti, pero masarap yan. Gusto ko yung ganyan. Ayan. So, ilalagay natin yung pangalawang pusit natin. Okay, ito yung ating pangalawang pusit. So, ilalagay na natin. Alright. Ayan. So, unahin natin yung bandang. So, ayan. Ito na yung ating nalutong puset. No? At yung pangalawang puset natin, ay hindi ko na na-i-video, no? Kasi namatay yung ating video. Nakasalang na siya. Pero ang ginawa natin ay 15 minutes na. No? Kasi kanina, 10 minutes, 10 minutes lang, and then 5 minutes, 5 minutes. So, ito ngayon ay gagawin kong 15 minutes na para dalawang set na lang siya. Okay, nakakailang minuto pa lang. So, hintayin natin. Mamaya, titignan natin kung anong resulta. Ayan! Tapos na ang ating unang 15 minutes. So, ayan na, no, ang result natin. So, pabalik tayo natin. Ayan, tamang-tama lang talaga ang 15 minutes. Uy, umapit siya yung ating galamay, no? Ng pusit. So, babalik pa rin natin pati yung galamay. Alright. So, eto na. Another 15 minutes ang ilalagay natin. So, binaligtad lang natin yung pusit. Okay. Eto. Pangalawang set na natin doon sa ating pangalawang puset, ano? So, binaligtad ko na. Another 15 minutes. So, hintayin natin kung anong resulta. Ito na yung ating unang niluto, no? Ang sarap na siya. Medyo na crispy, no? Pero ayos lang, no? Mas gusto ko yung ganyang pagkakaluto. Right? So, see you. Tingnan natin pamaya pag malapit ng maluto. Diyan.
Okay, ayan na. Malapit ng maluto. Malapit ng matapos ang ating pusit. Alright. At pagkatapos ay kainan na. Nagugutom na ako. Alright. Ito na siya. Ayan. So, maganda ang kanyang luto. Mga kalutong mahirap. Ayan. Ito siya. See? Ayan. Maganda ang luto niya, no? O, diba? So, masarap. Pareho siya. O. Yes! So, ayan, mga kalutong mahirap. Ayan ang ating menu for today. Ang ating niluto sa air fryer na pusit. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, at press the button bell. All, sana, no? Ayan. So, once again, this is Richard Reyes, Lutong Mahirap, ang inyong kaibigan. See you again. Ayan ang ating pusit.